guys, meron, andito na naman si Miss Jacqueline LVOFW Adventures. Meron akong interviewin, isang kasama ko dito. Isa siyang ano guys, isa siyang factory worker. Pero alamin natin guys kung factory worker pa talaga yung pinunta niya dito sa Taiwan. So tara guys! Ayan, andito na siya guys, kasama natin guys. Magpakilala ka muna sa aking mga viewers. Ako pala si Irma, dito sa Taiwan. So welcome sa aking channel. May mga katanungan pala ako sa iyo. Sana masagot mo at sana may maibigay kang payo or mga tips sa ating mga kapwa OFW dito sa bansang Taiwan. So ano pala yung work mo dito sa Taiwan? Nag-one year ako bilang factory worker last March. Pero visa ako dito as a caretaker, nag-caretaker ako ng 4 years. Caretaker, so you mean nagtrabaho ka muna sa bahay? Bahay, nag-aalaga kay ama or ako. Then, sumalit ang sahod sa caretaker, ginagrab ko yung pwede na mag-transfer ang factory, ang caretaker to factory. So, sa awa ng Diyos, nakapasok naman, then yun, nag-one year na nga ako sa factory. Paano ang process? Ang process, kailangan ka i-release ng broker. Oo. That time, kailangan mo sa akin yung broker na ganito. Minsan may broker na kailangan din na bayaran kung magkaan o ganito. May broker naman na naunawaan ka, pero iba naman walang bayad. Ano ang disabot? So ano ang requirements sa paglipat ng from caretaker to factory? Ang requirements, sinanapan niya ako ng release paper. Kasi break contract ako. So pwede pala yun sa Taiwan guys, yung mag-break contract tapos... Pero ngayon, pinagbawal na. Bakit? Kasi dami yung caretaker na lumipat sa factory. Kaya pinagbawal na ngayon na. Ng labor. So, hindi na po daming na iniiwan na mag-alaga eh. Okay. So, sa iyong experience bilang caretaker o doon sa home base, di ba? Nag-alaga ka, ano ang, nahirapan ka ba? Or sa ano lang, sa sahod ka lang talaga umayaw? Minsan nahirapan, hindi sa alaga mo rin. Kasi minsan may alagang kasaway. O may amo din na, di ko nakilin kung ano pa ang kailangan mo. Minsan, number one, ang sahod. Kasi ang sahod natin, before 17,000. So, kapag 17,000 intake, lumaki lang yan pag di ka nag-biok ng Sunday. Then, kapag mag-biok ka, babawasan yun kung magkano matira sa'yo. Ganun lang din yung fix na yun. Samantala, kapag nag-factory ka, magkano ang minimum. Tulad ngayon, minimum yan, 25,250. So malaki talaga ang diferensya sa sahod ng factory worker guys saka sa caretaker. Ako guys is caretaker ako pero ang tawag nito sa awa naman ng Diyos guys is mabait yung mga amo ko. So hindi sila doon lang nagtumingin sa basic, talaga ang dinagdagan nila ako. So depende sa mga amo kung ano sila, galante ganun, kung naawa din naman sa worker. Minsan, ang alaga mo, nagsasaktan ka, samahan sa hospital. Ang daming kwan kasi kapag hanggang minsan, 12 hours ang kwan, duty mo, samantala sa factory. After mo ng 8 hours, ang sobrado mo, overtime mo. Oh, pero ano ang kaibahan ng factory worker sa caretaker aside sa salary? Oras. Sa oras. Tulad ngayon, kapag sa caretaker, depende sa amo kung palabasin ka or one time a month lang ang biok mo. Samantala kapag factory ka, Sabado or Linggo, mapapatukin ka naman ng Sabado Linggo, ibig sabihin overtime mo na yun. So guys, maganda ang factory worker, I mean, kasi
pagkatapos nila ng trabaho, guys, is sarili na nila. O hawak na nila yung time nila. Hindi katulad sa caretaker, katulad sa akin is nasa bahay ako. Kahit gabi na or madaling araw, pagising yung alaga ko, nagigising din ako. Pero nasa atin naman, guys, kung saan yung gustong mag-apply, caretaker man o factory. Pero anong agency mo sa Pinas? Bill HR? Sa Caloocan. Phil HR ka ba? Oh, Mr. Wow! Shout out kay Phil HR sa may-ari ng Phil HR dyan, kay Madam Merasol at saka kay Mr. Chen. Ayan. Shout out, guys. Tapos kilala ko din yan. Broker ko yan. Si Mr. Chen. Tapos kasama din time book kay Mr. Chen. Namatay yung alam kong buhay. So, kaya nag-recent tayo ng broker si Mr. Chen. So, maipapayo mo ba sa mga aspiring na applicant as OFW na mag-apply as caretaker or factory? Pero kapag depende kasi sa magiging amuhan mo. Pag caretaker na. Kasi di rin ang, kapag ang factory kasi mayroong wala kang overtime, wala kang kuhan, mahina din ang kuhan, wala kang OTIT, mahina din. Siyempre, magastos ka, ganito. Kapag di ka marunong talaga mag yung financial na pagkawak ng aspeto, wala talaga. Kahit gaano kalaki ang kita mo, yung income mo, kung di ka marunong humawak ng financial mo, wala din ano. Kahit hindi kalakihan ang sahod, kung marunong ka mag-budget, pasok talaga. So, sa factory, kung mag-apply ka ng factory worker or caretaker, magkaiba ba ang placement fee? Oo, magkakaiba. Alin ang mas mahal? Ang placement fee? Factory? Kasi ang alam ko, caretaker ang mas mahal. Kasi may training ka pa, may in-situ ka pa. Daming kuhan. Ang factory ba wala? Walang training? Walang training, walang in-situ. Diretso ka na dito. Ah, talaga ba? Pag-complete requirements ka? Oo. Kung kuhan ka, may experience ka bilang factory. Wala. Basta qualify ka sa mga hinahanap dun sa company mo. Kahit gano'n, isa man tal sa caretaker, dami ka pa, mag-isang buwan ka pa sa PHR. 1 month ka mag-aral ng Mandarin. Magkano yung training namin? 5,000. Pero nung andito ka sa bansang Taiwan as OFW, may regrets ka ba na bakit pa ako nag-abroad or wala? Wala naman, kasi this is may pang 4 times na nag-abroad ako. Ah, pang 4 times na? Anong mga bansa ka sa galing before? Dubai, Saudi, Qatar. Wow! Pang-apat ng bansa. Ano ang mga naidulot bilang isang OFW sa buhay mo? Matatang, masinsya, kahaba-haba, dami mo nang sakay, nasalamuha ko, ang iba-ibang mga amo, iba-ibang mga ugali ng mga tao. Doon na lang kinukumpang mo yung experience ganito, ganyan, kung paano ka makikisalamuha yung communicate na lang. Pagdating sa trabaho, ano ang maipapayo nyo kung halimbawa sa mga OFW na papunta dito, ano ang maipapayo nyo? Kailangan din, umunod ka sa roles, maging hardworking ka, diligent ka, maging flexible ka, hindi lang yung isa lang natutunan, kailangan matuto ka sa iba-ibang mga bago. Ganun lang. So, wala ka pa bang balak mag-forward sa Pilipinas? As now, wala kasi sa hirap ng buhay ngayon. Malabong mag-forward ka. Mag-forward ka kasi siguro may million ka na ng halaga rin yun. Yung parang business or etc. Na alam mo na kaya mo susunukuhan hindi lang sa isang puso na yan, pati pamilya mo. Pero kung dala ka lang 1,000 lang, wala. So, ano ang maipapayo mo sa lahat ng mga OFW, hindi lang dito sa bansang Taiwan, sa lahat ng mga OFW, ano maipapayo mo sa bawat isa sa amin? Yung natutunan mo sa sarili mo? Para sa akin, maging matatag. Fight lang. Maging matatag. At saka, pagdating sa kapirahan, be wise. Sa ano naman, sa mga pamilya sa Pilipinas, ano naman ang maipapayo mo? Pamilya sa Pilipinas, hindi na mayuluwasan minsan yung asawa natin, yung ibang mga or tayo. Uy, may pinagugutan. Charot. Ano pa? Lang, yung buwan na lang ba, open-minded ka na lang. Kasi kung hindi mo lawakan yung pag-iisip mo, down na down ka. Ang dahil lang sa nangisip. Minsan, ang dahil lang sa pakamatay ka. Kung hindi mo isipin yung mga anak mo, bakit ka nandito?
ito, gagawin ko ito para sa pamilya ko, hindi lang para sa isang tao, para sa mga anak. Very good answer. Ano yung pinaka-biggest na, pinaka-malaking pagsubok sa buhay mo bilang isang OFW? Marami. Isa na nito yung makikibaka sa mga amo mo, mga girlfriend mo. Kung maayos ba sila, tapos problema din sa pamilya. Minsan kung sama pa, hindi mo alam kung paano maihandle minsan. Kaya minsan, manisip na, makakamatay ka, what else? Minsan dumating totoo. Totoo yan guys, kaya siguro sa... Kapag lakasan mo may... Lakasan mo yung loob mo, may dalawang panalangin. Prayers talaga sa katatag ng loob. Kasi guys, nakikita nyo kami na nagpo-post, gumingiti sa camera. Nagpo-post kami ng magagandang larawan, magagandang kuha namin, naka-smile pa. Kasi nga guys, nilalabas namin yung stress sa trabaho at sa mga kasamahan. Hindi lang po kami, hindi lang amo ang pinakikisamahan namin, marami. Kaya sana din sa mga pamilya namin sa Pilipinas, sana po bigyan nyo din po kami ng time at intindihin nyo din po kami. Hindi lang po kami ang lagi. Lumabas tayo, kala may lalaki tayo. Yes. Marami. Hindi naman lahat na po, hindi mo lahat ng isang ama, yan bulok. Lahat kami bulok. Well, very good. Ano yun, hugot? Oo, totoo naman. Lalo na nalalaman ko dito sa bansang Taiwan. So ayan guys, thank you so much. Siguro nasagot niya yung ating mga katanungan at may bigay din siyang inspiration sa inyo, sa mga nanonood, lalo na sa mga gustong mag-abroad dito sa bansang Taiwan. Mas okay naman dito sa Taiwan, di ba? Mai-recommend mo? Ang mas recommend ko kung dito sa Taiwan kaysa mas lalo na pagdating sa Saudi, sa Amo, no? Tsaka sa Dubai, mas okay kasi open country din yun. Pero may mga amo din sa Dubai na din maganda eh. Mas lalo kapag din modern pa yung mga amo mo, yung mga English niya yun. Minsan nakapanakit siya. Ayan, thank you so much sa iyong time at sa pagpa-unlock ng aking interview. Ayan, magbabay ka muna sa aking mga viewers. Thank you so much guys! Bye-bye sa inyo po! Bye-bye! Thank you so much! Ayan, nakuha na natin yung kanyang kasagutan sa aking interview. Sana guys, may natutunan kayo sa aking vlog for today about working as caretaker or factory worker dito sa bansang Taiwan. Thank you so much guys! Bye-bye! Bawal siguro dyan, no? May harang.